One step ahead of the game. Always thinking beyond. This is Uno Premier. Presenting a game changer in the market with unmatched potency and the formula supercharged for maximum health benefits. 100% vegan.
This is the new and improved acai berry juice. Acai berries enhances mental sharpness, aids in digestion, is rich in antioxidants, and has anti-aging effects. Acai berries also enriches cardiovascular health, regulates cholesterol levels and blood pressure, keeps cells strong, and promotes healthier vision. Prebiotics and probiotics can also be found in acai berries, which helps you lose weight, boost your immune system, regulates inflammation, strengthens bones, assists in digestion, and reduces the severity of allergies. Made from the most powerful ingredients on earth, the new acai berry juice. Be privileged. Be part of Uno Premier. Hey, magandang araw po, mga kauno. Magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayan. Ito na naman po ang inyong lingkod, ang inyong nutritionist, ang inyong life coach, Jericho Mendoza. Mga kababayan, ngayon po ay April 14, 2021, araw po ng Miyerkules. Alas 3 na naman ng hapon at magsasama-sama muli tayo mamaya hanggang mamayang alas 4. Isang oras po tayong magkakaroon ng usapan tungkol sa ating buhay at ating kalusugan. Sumaati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at maging kapakipakinabang ito sa ating buhay araw-araw. So yon, mga kauno, muli ako po si Jericho Mendoza, ang inyong lingkod. No? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong mga pag-uusapan, gusto ko muna pong batiin ang ilan sa mga nauna nang pumasok dito sa ating Uno Live. Nandiyan si Miss Rosie Abraham. Abrahan pala, happy watching, Neri Rubio, nandiyan si Paul Iligan Casenyas, Rosie and Isa Yumul Balagso, ang dami. May mga taga-abroad na rin po, nandiyan na rin ang taga-Dubai, si Joyce Hart Bregole. No, ingat po kayo, nandiyan din ang ating suki, si Lorelie de la Cruz Obal na nanonood from Istanbul, Turkey. Yan mga kauno, napakarami na. Sige po, patuloy pa rin po nating i-share, patuloy pa rin po nating i-post itong ating ginagawang Uno Live ngayong araw na ito. Mahalaga po ang ating topic sa ating total wellness solution, no? Mamaya po may mga ipapakita akong mga produkto sa inyo para at least mabigyan ho natin ng diin kung paano ho tayo mag-iingat sa mga panahon ho natin ngayon, mga kauno. No? Again, ang topic ho natin sa Total Wellness Solution ay stress. No? Normally, dinidiscuss ko sa inyo ano ba ang naidudulot na masama sa katawan ng stress. But now, gusto ko ho kayong i-educate. Paano ba natin magagamit ang stress na magkakaroon ka ng benepisyo? No? Magkakaroon ho tayo ng benefit sa stress na nangyayari sa ating buhay. Kasi napansin ko, pag lagi ho nating sinasabi na ang stress ay nakaka-stress, ang stress ay pinanggagalingan ng kung ano-anong karamdaman, mas lalo lang ho nating na-entertain. Ngayong araw na ito ay aking pong minabuti na i-discuss sa inyo ng tignan natin sa positibong pamamaraan itong stress na to. Bakit? Lahat po ng tao talaga naman ay may problema. Kahit naman hindi pa dumadating ang pandemya, marami na tayong iba't ibang klase ng problema at stress sa buhay. Ang akin po ngayong diin, gawin po natin itong kumbaga solusyon. Gamitin po natin ang stress para ho tayo ay mas umangat. Kasi di ba sinabi ko nung nakaraan, kapag ikaw ay nai-stress, nagkakaroon ka ng tinatawag nating stress hormone. Ang tawag natin doon ay cortisol. Pero pagka binaligtad ho natin ang gamit sa stress, no? Nakaka-produce naman tayo ng positive hormone, no? Ang tawag ho dito yung tinatawag nating epinephrine, no? Yun ho yung positive hormone na kapag na-produce ng katawan mo, nagagamit mo ho yung stress as positive, no? May mga tao po kung papansinin ninyo, mga kababayan, may mga taong mas gumagaling sila pag nai-stress sila. Mas gumagaling sila pag mayroong silang mga hamon. Mas nakakapag-concentrate. Mas nagkakaroon ng lakas.
no? Mas nakakapagtrabaho, mas nakakapag-aral, mas nakakapag-negosyo, mas nagiging productive sila. Kasi nagkakaroon ng tinatawag nating adrenaline rush. Nagkakaroon ng magandang secretion, yung adrenal gland. Nagpuproduce ito ng epinephrine, isang klase ng hormone na kapag ito po ay dumami sa ating katawan, nagkakaroon po tayo ng parang adrenaline rush. Nagsisecrete ng maayos ang adrenal gland, no? Nagsisecrete siya ng tinatawag nating hormone na epinephrine, na kapag ito po ay gumana, makikita nyo mas productive ka, the more na nai-stress ka, mas productive ka, yung nagkakraming ka, no? Mas effective siya. Ibig sabihin, nasa pag-iisip po ito, mga kaibigan, no? State of mind. Ang stress po, pwede po itong makatulong o pwedeng makapinsala sa inyo. Paano ito makakatulong, mga kaibigan, mga kauno? Gawin po nating positibo ang ating pananaw sa buhay. Gawin po nating positibo yung mga negatibo. Ibahin po natin ang pananaw natin dito. Halimbawa, may nagkakasakit sa pamilya. Halimbawa, may mga emergency. Halimbawa, may mga matitinding suliranin. Tignan ho natin yung positibong bagay, kung ano ba ang ating matututunan, ano ba ang ating magagawa. Palagi ho always think positive. At lagi ko na sinasabi, the moment you begin to think positive, the moment you begin to think properly, yun, simula yun ng pagiging productive mo. Simula yun ng pagkakaroon mo ng maraming ideya. Simula yun ng pagkakaroon mo ng tinatawag nating positive hormone sa katawan para mas maging malakas ka, mas maging productive ka, mas hindi ka tatapuan ng kung ano-anong sakit. Kasi pag kayo po ay negatibo ang stress at dating sa sarili ninyo, pwede pa po itong pagmula ng sakit, no? Kaya dapat po, again, always look on positive side. Do not entertain any negative thoughts. Do not entertain any negative people. Focus on positive. Huwag ho tayong matakot. Tandaan nyo, naniniwala pa rin naman ako na hindi tayo magkakaroon ng suliranin o problema sa buhay na hindi natin kayang solusyunan. Kaya po yan ay dumarating sa'yo, hamon ng buhay. Ibig sabihin po yan ay kayang-kaya mong solusyunan, kaya dumating sa buhay mo. Tandaan nyo po yan. Again, tignan ho natin sa positibong pamamaraan ang lahat ng suliranin, ang lahat ng alalahanin natin sa buhay. Huwag ho nating hayaan na hilahin tayo pababa ng ating mga alalahanin. Sa pamamaraan ho ng ganito, mababawasan ho yung ating pag-aalala, no? Kailangan ho na, kumbaga, relax mo lang ho isip mo. Medyo mag-exercise ka. Kung medyo talagang medyo marami kang iniintindi, subukan mong kumanta. Subukan mo mag-exercise, subukan mo mag-jogging, no? Bakit? Nakakatulong ho ito yung pagpapawis, yung pagiging busy, para po kayo magkaroon ng tinatawag nating parang relaxation. Ang isa pang pinakamagandang gagawin pagka ho kayo ay natatantya nyo na maraming parating na problema at alalahanin. Alam nyo, subukan nyo to, ginagawa ko to, subukan nyo tumulong sa kapwa. Magiging magaan ang pakiramdam ninyo. No, isa ho ito sa pinakamagandang sikreto ng ilang mga tao na talagang maraming intindihin sa buhay. Mas nagbibigay, no, even in Bible nakasulat dito na mapalad ang nagbibigay. Mapalad po yung matulungin. Bakit? Magandang sikreto ho yan sa buhay kapag ka nakatulong ho tayo sa kapwa. Kasi maraming tao na nananalangin, maraming tao na nagsasabi ng mga positibong bagay sa iyo. No? Hindi naman ho kailangan tumulong ng malalaking bagay, no? Kailangan makatulong ka lang, maging part ka lang ng solusyon ng ibang tao, kagaya ho ng ginagawa ho natin ngayon. Ito hong ginagawa natin sa Uno Live, yung pagbibigay ng sagot sa ilang mga katanungan, yung pagtuturo sa mga tao ng libre, yung pag-guide sa mga tao kung paano ba kikita ng malaki at maiiwasan ng mga sakit. Maliit na paraan ho ito para mabawasan ho natin yung stress natin sa sarili. No? Again, tumulong sa kapwa. Akin pong pinapanawagan, lalo ho ngayon sa panahon natin, mas maganda ho yung nagtutulungan tayo. Again, hindi naman ho kailangan malaking bagay. Hindi naman ho kailangan na magagastusan ka pa para makatulong lang. Hindi po. Marami pong paraan. Humanap ho tayo ng paraan kung paano ho tayo magkakaroon ng pagkakataon na tumulong. Maging biyaya po tayo sa ibang tao. O sabi nga, maging blessing tayo sa ibang tao, no? Masarap po ito sa pakiramdam.
parang feeling mo, parang kumbaga, yun, yung feeling of positive, yung feeling of fulfillment, yung feeling na, alam mo yun, na sa kabila ng lahat na ikaw ay nangangailangan din, pero nakuha mo pang tumulong. Sabi nga, yung mayaman ka, tumutulong ka, okay yun. Okay yun, marami kang pera, tumutulong ka, okay po yun. Pero yung mahirap ka, o may pangangailangan ka rin, pero nakukuha mo pang tumulong sa kapwa, extraordinaryo ho yun. Ibang klase po siya. Mas bibiyayaan ka ng Diyos, no? Nakikita ng Diyos na ikaw ay kahit papaano ay nakapagbibigay, lugod sa Kanya at nakakatulong ka sa kapwa mo. Anong ibig ko sabihin, mga kababayan, bakit ko ito dinidiscuss? Kasi sa dinami-dami po ng ating suliranin sa buhay, sa dinami-dami po ng ating mga tinatawag na problema at tinatawag na challenges, eh matindi na ho ang nagiging epekto nito sa ating buhay, sa ating kalusugan. Kaya minabuti ko po na maging positibo tayo yung pagdidiscuss na to. Huwag ho nating hayaan na yung stress ay hilahin tayo pababa. Huwag ho nating hayaan na yung paalalahanin o yung alalahanin natin sa buhay ay hilahin ho tayo sa pababa. No? Ngayon, anong kinalaman nito sa ating pag-uusap dito sa Uno Live, sa ating mga food supplement? Kasi alam nyo mga kababayan, pag ho tayo ay laging may iniintindi, lagi tayo nai-stress, lagi kang mayroong depression, palagi ka pong nag-aalala, di ba lagi kong sinasabi, baka magkasakit kayo. Kasi kahit na po kumpleto ang sustansya na kinakain ninyo, kumpleto ang nutrisyon na kinakain mo, gulay, prutas, kumakain ka, kumpleto lahat yun. Pero kung kayo po ay mentally and emotional stress, eh hindi ho tumatalab yung kinakain yung masustansya. Anong punto ko, mga kababayan? Huwag ho nating sayangin. Kasi inaalala ko nung isang araw, baka mamaya, tinuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng good lifestyle. Tinuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng tamang consumption ng ating mga food supplement. Tinuturuan ko kayo kung paano i-consume ng tama ang ating mga produkto. Eh guys, no? Eh kahit tama mong gamitin yan, kung ikaw mismo sa sarili mo, ay hindi mo tinutulungan yung sarili mo na maging positibo sa lahat ng bagay, no? Eh baka mahina rin ang immune system mo, baka magkasakit ka din. Kaya guys, no? Sa tamang pagkain, no? Sa tamang pagkain, sa tamang disiplina, no? Lalo ngayon, sa panahon po ng COVID-19, marami po tayong dapat solusyonan. Una, isa-isahin natin. Dapat, sabi nga ng gobyerno, yung mga health protocol, kagaya halimbawa yung lumabas ka ng bahay, kailangan may baong kang alkohol, no? Tayo po sa Uno ay mayroong alkohol na pre-produce. Ito ho mura, epektibo, no? Ito ho ay ethyl alcohol 70%, no? Maxi clean po ito from Uno na kung saan napakaganda ho nitong gamitin. Maglagay ka lang ho sa isang pang-spray na botelya, mababaon niyo ho yan. Tapos kung hindi ka man nakakapaghugas ng kamay sa labas habang hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataong maghugas, pwede ho tayong gumamit ng Maxi Clean, no? Meron ho tayo niyan. Pangalawa, kailangan ho natin mag face mask o kaya face shield, tsaka face shield, no? Meron din ho tayo sa Uno, mga protection kagaya ho nitong ating copper mask, no? Ito ho, itong copper mask ho na to, napakaganda ho nito. Tumutulong ho ito para mamatay 99.9% ang mga germs. Napakaganda ho nitong copper mask, no? Kumbaga, ito, nalalabhan po natin ito, ito. Tumatagal po ito hanggang 60 days, no? Napakatipid ho nito. Nalalaban yan, tas itong cover na copper mask, ito ho, pag ginamit ninyo, komportable ho kayong makakahinga. Wala ho itong yung sinasabi ng iba na may butas sa ilalim. Wala po. Ito ho ay covered na covered ang inyong mukha. Napaka-safe, no? Napaka-breathable. Sobrang sarap huminga. Tapos ito hong copper mask natin na to, tumutulong ho ito again to prevent 99.9% ang germs, no? Tapos at the same time, no? Mabilis kang maganda kang makahinga, tapos medyo ano pa, napakaganda sa mukha, nakakagwapo. Yun yung isa sa ating kagandahan kasi tignan ninyo mga kauno, no? Pag sinuot ninyo, kulay balat eh. O, di parang hindi ka nakamas, no? As in talagang kung titignan nyo, very fashionable. At the same time, no? Strong antimicrobial layer. Meron siyang strong antimicrobial layer. No,
superior sa bacteria exterminator. May epektong ganon. At complete prevention of saliva droplets. Meaning, kapag ito po ginagamit natin, protection natin sa labas, pag lumalabas tayo, may protection ho tayo na maxi clean sa ating kamay pag ho tayo ay lumalabas, meron tayong alcohol. Alam nyo, sa uno, nagpo-provide tayo ng mga effective products, affordable product, na kung saan talagang tumutulong ho sa atin araw-araw sa ating pamumuhay. Yun ho yung ating mga external use, no? Siyempre, magdadagdag ka pa ng face shield. Importante ang face shield. Requirement ho yan. Anong punto ko? Ba't ko to sinasabi? Kahit po tayo ay gumagamit ng mga ganyan, kung hindi naman ho din natin pinapangalagaan yung ating tinatawag na mental state, no? Emotional state. Importante ho yan. Very stable yan. Kakain ka ng sapat, no? Sabi nga, healthy mind, healthy body. Importante yan, dalawa na yan. Pag yan na balansin nyo, mind and body, yung tinatawag nating optimum health, yung tinatawag ho natin na, kumbaga, complete solution, mind and body, mas nakalalamang ho, matatalo ho natin kahit anong klase ng suliranin. No? Kasi yan ho ang madaming problema ng karamihan, no? Mental and emotional stress o yung tinatawag ho nating apektado ho tayo ng kung ano-anong mga problema. Eh, kailangan ho natin, syempre, na tayo ay maghanda, no? Meron akong i-share sa inyo, mga kaibigan. Lagi ko itong dinidiscuss. Pero kailangan ko lang ho itong mai-expound sa inyo mabuti, no? Eto, mga kaibigan. Bago tayo pumunta doon sa ating isa pang mga pag-uusapan mamaya, no? Halimbawa, no? Kayo po ay namumuhay, no? Tayo po ay namumuhay ng araw-araw sa sitwasyon na kahit anong meron, no? Hindi naman natin makokontrol. Sabi ko nga, hindi naman natin control ang ekonomiya, hindi naman natin control ang isip ng mga tao, hindi ho natin control ang mangyayari sa mundo. Pero ang ating pong pananalita, ang ating ugali, ang ating sasabihin, ang ating pag-iisip, kontrolado ho natin ito. Kung minsan masyado ho tayong nape-pressure sa buhay, bakit? Pressure tayo sa ating mga kinabukasan. Tandaan ninyo, lahat po tayo ay may pangarap, no? May pangarap po tayo para sa sarili, para sa pamilya, para sa mga anak, para sa mga magulang. Marami po tayong isinaalang-alang. Marami po tayong pangarap kung kangi-kangino, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Pero tandaan ninyo, para matupad ang ating mga pangarap, kailangan po ng tamang pagpapasya. Pag pinagpasyahan mo na, pinagpasa Diyos mo, may kakampi tayong Panginoon, pagpasyahan mo, umaksyon ka at bigyan mo ng tamang dedikasyon. At lagyan mo palagi ng tamang disiplina at kailangan mo ng tamang sistema. Tandaan ho ninyo, maraming ingredient para mawala ang stress, para maging positibo ho ito kahit na ho maraming suliranin, para maging positibo to. Again, kailangan ho natin may kakampi tayong Panginoon, palagi tayong nananalangin, palagi ho tayong humihingi ng gabay sa Kanya. Lalagi ho nating sinasabi na, Panginoon, pangunahan mo po, no? Ikaw po ang magpasya sa buhay ko sa araw-araw. Kapag nasambit mo na 'yon, aksyonan mo na. Kasi bakit? Umaksyon ka na nang may kasamang dedication. Tandaan ninyo, hindi basta aksyon. Kailangan may dedikasyon, tamang disiplina, at kailangan mo ng tamang sistema. May mga bagay na hindi ka dapat tumigil. Kailangan tuloy-tuloy ang development nito. Lalong-lalo na yung dalawa, development ng healthy mind and healthy body. Kapag dinevelop nyo yung tamang pag-iisip at tamang kalusugan, nadidevelop yung society, nadidevelop mo unti-unti yung pamilya, nagiging maayos at masaya ang pamilya mo, at nagiging maayos at komportable ang pamumuhay, yung tinatawag nating healthy finances. Anong ibig ko sabihin, mga kaibigan? Simple lang po, no? Wala hong ibang makatutulong sa'yo, wala hong ibang makakasalba sa'yo, wala hong ibang hihila sa'yo pa itaas kung di ikaw din. Tandaan nyo, mga kauno, tandaan nyo, mga kaibigan. If you want to succeed in life, if you want to become wealthy, healthy, if you want to become, kumbaga, talagang masasabi mong naka-breakthrough ka, nalagpasan mo ang lahat ng hamon, guys, start ka sa sarili mo. Start with proper mindset o proper thinking. And then that's it. Sabi ko nga, kailangan natin ng tamang pagpapasya,
desisyon, dedikasyon, tamang aksyon, disiplina, tamang sistema, at higit sa lahat yung manalangin ka sa Panginoon. Anong punto? Pag yan ay ipinagpasa Diyos ninyo, ginagawa mo yung dapat, alam mo, ginagawa mo yung dapat, honest ka sa pangarap mo, maniwala ka sa akin, gagabayan ka niya. Kaya kapatid, wala kang dapat inaalala. Again, walang darating na alalahanin sa'yo o problema nang hindi mo kayang lutasin. Kaya mo yan. No? Kaya mo yan. Nandiyan ang paraan sa paligid mo. No? Lalo na kung ikaw ay hindi gagawa ng paraan, baka magkasakit ka pa. Kaya again guys, nandiyan ang uno, complete solution. Ang uno po ay strong foundation. Ang uno ay kumpanya na mayroong kumpletong solusyon para magkaroon ka ng malusog na kaisipan, malusog na pangangatawan, at malusog na kabuhayan. No? Yan mga kauno. Bakit ko pa diniscuss ito? Kasi napansin ko, no, even sa mga messages sa akin, personal messages, marami pong mga tao na nagtatanong tungkol dyan sa stress, tungkol dyan po sa mga alalahanin. Marami sila, iba't iba, may maliliit na alalahanin, may malalaking alalahanin. E ano pa man yan, kung masyado nating ipopokus ang sarili natin sa negatibo, ang tendency ho, baka magkaroon tayo ng sakit. Kaya again guys, no, again, kaya ako to pinaglingkod sa inyo para po magkaroon ng linaw ang lahat ng bagay sa atin, lalo na pagka mayroong kinalaman sa ating buhay araw-araw at sa ating pangarap. So yun mga kauno, yun po yung topic natin sa Total Wellness Solution. No? Yun ang topic natin. Bago ko po ituloy ito, IT, bago ko ituloy ang aking discussion, maganda magkaroon muna ho tayo. May bago ho tayo ngayon. Meron tayong commercial break mga kauno. No? Meron ho akong ipapakita sa inyong ilang mga produkto as our commercial break. No, panoorin niyo ho ito. Marami ho kayong matututunan dito. Maiksing video lang ho ito and then after the video, ituloy-tuloy po ang ating discussion. Sige po, IT, take it away. Yan, sige. Siguro po mga kauno ay nagustuhan ninyo ang ating pinakitang video sa inyo ng Max Out tsaka ho yung video natin na complete video ng ating pang-cleansing, yung ating immune system booster, no? Napakaganda ho niyan. At gusto kong i-highlight ho sa inyo ang isa sa pinakamahalagang produkto na bitamina na meron ho tayo lagi dapat sa bahay, no? Pinakita ho namin sa inyo yung Max Out Energy Booster. Para ho ito sa mga mag-asawa, para ho magkaroon ng magandang, kumbaga, maibalik natin yung init ng pag-ibig. Alam naman natin yun, ang mag-asawa, mayroong pangangailangan sa ganyan. At pangalawang video ho na nakita ninyo, yung ano para sa immune system, yung ating tinatawag na cleansing. Ayan, nakikita nyo sa ating harapan ngayon, yung Ultimacy, no? Yung Zinc with Vitamin D, yung ating Crypto Organic, at the same time, itong ating Virgin Coconut Oil.
At bago ho tayo magtuloy-tuloy, gusto ko sa inyo, sa mga bago hong nakikinig na sumusubaybay ho ngayon, gusto ko hong ipakita sa inyo gaano ba ka-epektibo itong ating ultimacy. No? Meron ho akong hawak dito na ultimacy. Ito, palagi ho namin ginagamit ito. And I hope dapat po lahat tayo ay gumagamit ng ultimacy. Hindi ho tayo dapat nawawalan nito sa ating bahay. Why? Ang ultimacy, mga kababayan, importante ho ito. May isishare ho ako sa inyo. No? I want to share yung purpose and function ng ating vitamin C. No? Ang ating ho ultimacy, eh, special ho ito, tandaan ninyo, not all vitamin C are created equal, mga kababayan. No? Ito po sinasabi ko kasi isa ho ito sa paraan para maging mas matipid ang ating paglaban sa ano-ano mga sakit na kumakalat sa ating buhay sa ngayon. Malaki pa po ang hamon ng COVID-19 sa ating buhay. Nananalasa pa ho siya mahigit isang taon na, mga kaibigan. No, mahigit na, no, kasi March 19, 2020 last year nung nagkaroon ng announcement ng mga ECQ, kung ano-anong mga quarantine ang nangyari sa atin, mahigit isang taon nang nangyayari, but hanggang ngayon tuloy-tuloy pa po siya. Ang akin pong panawagan lang, huwag din ho tayong titigil sa pag-iingat. At dahil po diyan sa mga kung ano-anong mga nangyayari, tumataas o dumadami ang ating alalahanin sa buhay. Malaki po ang naitutulong sa atin ng food supplement at tamang pagkain at tamang lifestyle upang makaiwas po tayo sa mga suliranin ng sakit. Isa na ho sa pinakamagandang solusyon ay yung pag-take ho natin ng tamang produkto. Yung pag-take ho natin ng mga tamang vitamin like vitamins ultimacy, kailangan ho natin ito dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Total of 2,000 milligram. Hindi lang po ako nagsasabi niyan. Sa panahon ho ngayon ng COVID-19, importante ho na nakakapag-take tayo ng 2,000 milligram vitamin C sa atin ho. Every day, araw-araw, ang buong pamilya natin. Sa mga bata na 2 to 12 years old, twice a day pwede ho, or 1,000 milligram. Pero sa mga adult na kagaya natin, para sa nanay niyo, sa tatay niyo, sa lolo't lola ninyo, o sa atin na mga aged adult na ng age 20, age pataas, eh kailangan ho natin at least no 4 pieces a day. Sa mga bata, elementary student, twice a day is okay na po siya. Ano ba ang kaibahan ng ating ultimacy? Ano ba ang kaibahan nito sa mga leading brand? Guys, hindi ho ito pangungumpetensya, hindi ho tayo nagkukumpetensya, wala ho tayong sinisiraan, wala ho. Sinasabi ko lang na mayroong mas mabuting vitamin C. Why? Ang ultimacy ho natin ay 100% sodium ascorbate, alkaline base. Nakatutulong to para at least hindi ho kayo maging acidic. Tumutulong to para hindi irritable ang inyong stomach. Tumutulong ho ito para again mas ma-dissolve ninyo ito 4 times to 8 faster quicker absorption. Tumutulong to magstay sa katawan ng matagal para maganda ho ang function ng ultima ng vitamin C kasi may pangangailangan ho tayo ng vitamin C 24 hours, no? Kasi syempre, nakakakain tayo ng kung ano-ano, nakakalanghap tayo ng hangin minsan na hindi malinis, nakakainom tayo ng tubig na acidic water, nakakainom tayo ng soft drinks na nakakasama sa katawan. Parang itong gagawin ko hong demonstration. IT, pwede mo bang gawing kalahati? Kalahati yung PowerPoint, kalahati yung mukha ko para makita nila yung demo. Kaya ba, Tito? Tignan natin, sige. So ngayon, guys, gusto ko sa inyong ipakita kung gaano kaganda to bago tayo magtuloy-tuloy doon sa discussion. Kasi may mga vitamin C na nakaka-irritate sa stomach. May vitamin C na ang taas ng acidity. No? Ito po ay acid base, yung sa atin alkaline base. Ito para patunayan sa inyo, ganito. Meron ho ako ditong isang baso ng tubig. Yan, nakikita nyo ho mga kauno, isang baso ho ng tubig ito. Nangangahulugan yung tubig, yun yung pinakasistema ng katawan. Yung baso, yan ang ating pinakakatawan. Yung tubig, yun yung system. No? Habang tumatagal, habang lumalaon, tayo po ay nakakakain ng pagkain puro preservative. Dilata, instant food, animal fats, ano, kain tayo ng mantika, kain tayo ng fast food, kain tayo ng mga pagkain may trans fat, o sa madalit salita, nakakakain ho tayo ng pagkain napakaraming toxin.
madalas nabubusog lang ho tayo, pero hindi naman ho kumpleto yung nutrisyon na nakakain natin. Kaya gusto kong ipakita sa inyo, habang lumalaon araw-araw, habang tumatagal ang ating pamumuhay, ang atin pong katawan ay napupuno ng tinatawag ho nating toxin. No? Ano itong nilalagay ko dito sa baso? Ano yung nilalagay ko? Ang tawag ho dito ay povidone iodine. No? Ito ho ay isang klase ng solution, no, na nilalagay ho ito sa sugat para ang sugat ay hindi mabulok. So ang karni pala o ang pagkain, actually parang sugat yan eh. Pag hindi nyo ho nilagyan ng preservative, ang tendency mabubulok ho siya. Kaya lang pag ang karni po ay kinain nyo na dilata, sardinas, karne, tosino, longganisa, tapa, no, taba ng talangka, taba ng alimango, ito ho ay toxin na humahalo sa katawan. Kapag ho yan toxin na yan ay dumami ng dumami, kapag ho yan toxin na yan ay nanatili sa ating katawan, mga kababayan, marumi ang ating katawan, yan ho ang pinanggagalingan ng sakit sa puso, arthritis, gout, rheumatism, sakit sa bato, sakit sa, ang dami hong klase ng sakit, cancer, no, gastritis, gastrointestinal problem, kung ano-anong klaseng prostate cancer, no, breast cancer, ang dami-dami ho natin pwedeng makuhang sakit dahil po sa mga dumi na nakukuha natin sa pagkain. Ngayon, pagka ho dumudumi ng ganito ang ating katawan, yan, nagsisimula na tayong maging mahina ang immune system. Nagsisimula na pong, kumbaga, parang yung energy mo, humihina na. Mabilis ka ng lagnatin, mabilis ka ng sipunin, mabilis ka ng manghina, hindi ka na makakatulog, nagiging obese ka na, no, lumalaki eyebag mo, kumukulubot ang balat mo. So anong solusyon, mga kauno? Ito pong ultimacy, no? Tumutulong para ma-eliminate ho natin yung mga na-accumulate acid sa katawan. Tumutulong ho ito para matanggal ho natin yung mga tinatawag nating mga dumi o toxin sa katawan na pinanggagalingan ng sakit. Ngayon, ito ho, may hawak ho akong isang kapsula ng itong Ultima, no? Bubuksan ko ho ito. Yan. Bubuksan ko. Teka, ipapatong ko sa isang magandang lalagyan, no? Bubuksan ko siya. Teka lang, ano, mga kaibigan. Ipapatong ko. Ayan. Sana nakikita niyo sa screen. Ayan. Yan, pinatong ko dito. Huwag sanang bumuwal. Okay. Yan. Bubuksan ko ito. Itong isang ultimacy. Tapos ibubudbud ho natin dito sa tubig na nilagyan ho natin ng toxin. Yan, ilagay ko siya. Yan, nakita niyo, mga kauno. At unti-unti ho makikita ninyo, nagwo-work po yung Ultima. Ang Ultima CEO, 30 minuto lang sa ating katawan, nagwo-work po siya para i-absorb, no? Para i-absorb ho yung toxin na na-accumulate sa ating katawan araw-araw. Kaya meron ho itong kapasidad na ilayo ho tayo sa kung ano-anong klaseng sakit, no? Ito ho ay nakatutulong, hindi lang ho ako nagsabi, ng ating mga produkto po, ang ating produkto like Ultima C ay tumutulong ho ito para lumakas ang ating immune system, mga kaibigan. No? Ultima C, again, 100% sodium ascorbate. Nakita nyo kung gaano inalis niya mabilis, wala pang ilang segundo. No, alkaline base, yung acidity tinanggal niya. 100% pure and natural. Na-dissolve ng mabilis para humaganda absorption natin ng ating nutrition. At tandaan nyo, vitamin C is driver of nutrients. Mas magiging maganda ang absorption ng nutrition pag may present ng vitamin C, lalo na kung nagtitake kayo ng glutathione. Neutralize acidity. Tumutulong ho ito sa mga taong mayroong, lalo na kung mayroong ulcer. No? Tumutulong ito sa mga taong may gastritis, yung mga may GERD. No? At hindi ho naiirita ang inyong sikmura because meron siyang 7.2 to 7.8 potential hydrogen. Na nakikita niyo ho dyan sa screen niyo kung ano ho ang pagkakaiba ng ating Ultima C versus leading brand. Anong ibig ko sabihin, mga kauno? No, stop share ko to para makita niyo ako mabuti, no? Anong ibig ko sabihin, mga kauno? Simple lang. If you want to avoid stress in your life, if you want to have a peace of mind, gusto ninyong magkaroon tayo ng magandang pamumuhay araw-araw, abay, kinakailangan ho natin na magkaroon ho tayo ng tinatawag nating mga tamang pagkain, tamang pamumuhay,
at yung tinatawag ho nating tamang disiplina. At yung lahat po ng mga produkto na ipinakita ko sa inyo, mga kauno, no? Lahat po ng mga produktong ipinakita ko sa inyo, lahat po ng yan ay approved ng, unang-una, approved tayo ng FDA, no? Approved tayo ng Food and Drug Administration. Again, lahat po ng product na pinakikita ko sa inyo, hindi ho ito basta produkto. No, alam naman natin na mahigpit ang FDA, lalo na ho sa panahon natin ngayon. Ang FDA po ay talagang siya ang nag-a-approve kung ano ba ang mga pagkain, produkto, lalo na food supplement o gamot na pwede pong i-consume ng publiko. At ako po ay proud na proud mula nung umpisa 2007 until now, ang lahat po ng ating mga produkto ay approved ng FDA. Lalong-lalo na ho yung Ultimacy, yung Crypto Organic, yung Wheatgrass and Barley, yung Grape Seed natin, yung Max Out natin, yung Acai Berry natin, lahat po ng food supplement natin, I'm proud to say, tayo po ay approved ng FDA, Food and Drug Administration. Awarded po tayo ng super brand, no? Ang super brand po ay nagsasabi na ang ating produkto ay reliable and effective. At sa mga kapatid ho natin na Muslim na medyo maselan ho sila sa pagdating sa pagkain, hinahanapan ho nila ng halal sign o halal certification ang mga produktong kanila hong i-consume. And I'm proud to say, even ang ating mga kapatid na Muslim ay payag ho sila na i-consume nila ang ating mga produkto kasi napagkalooban ho tayo ng halal certification. At syempre, we are the first multi-level marketing company na tayo po ay na-feature sa Philippine Pharmaceutical Directory. No, ang libro na to ay ginagamit ng espesyalista, ginagamit ho ng mga doktor, ginagamit ho nila to para makita saan ano ba ang mga safe na pagkain, gamot o mga food supplement na pwede hong i-consume ng publiko. Anong ibig ko sabihin, mga kauno, bakit ko to pinapakita? Sales talk ba to? Hindi po. Pinapakita ko ho ito para mawala ang inyong alalahanin. Para makita nyo po, no, na ang atin po mga produkto ay hindi ho ito basta-basta. Ang atin pong mga produkto ay world-class products na pwede ho itong makatulong sa ating buhay araw-araw, mga kababayan, mga kauno. No? Kumbaga, ang atin pong products ay meron ho itong kakayahang bigyan tayo ng proteksyon, no, sa anumang sakit na dumadami o kumakalat sa ating panahon. Yun po, kaya nga ako bilang nutritionist ninyo, isinasama ko ho ang discussion ng tamang lifestyle, tamang pagkain, at yung tamang pagtake ng supplement para magkaroon ho tayo ng kapasidad para mag-cleansing. At sabi ko nga, yung cleansing natin, kagaya halimbawa ng itong nasa harapan ninyo, yung Ultimacy, Crypto Organic, no, virgin coconut oil, and zinc with vitamin D. Yan ho yung perfect combination. No? Ultimacy, driver of nutrients, zinc with vitamin D, tumutulong para lumakas ang cells para mag-fight back sa mga bad cells. Ang Crypto Organic is meal replacement o superfood para maiwasan natin yung nutrient deficiency. At meron tayong virgin coconut oil para magkaroon ka ng antiviral and antibacterial protection. Meron siyang ganung kapasidad. So sa uno, meron ho tayong ganito na again, na pag tinitake ng buong pamilya mo, mas nakalalamang na may peace of mind ka, nakakaiwas ka sa kung ano-anong klaseng stress, na makakaiwas ka sa kung ano-anong klaseng intindihin. Kaya magkakaroon ho tayo ng malusog na pangangatawan, malusog na kaisipan, at malusog na kinabukasan. Yan po ang naidudulot kapag kayo po ay gumagamit ng produkto at meron kayong tamang lifestyle. So yun, mga kauno, ang atin pong discussion sa ating tinatawag nating total wellness, no? Kasama na doon yung pinakita nating mga commercial kanina. At ngayon naman, pupunta naman tayo dito. Hindi naman pwedeng mawala yung ating time para sumagot ng inyong ilang mga katanungan, mga kababayan. Alam ko po, nag-iintay kayo, nabuksan ko yung pagkakataon para kayo po ay makapagtanong, no? Ngayon, no, eto na, no? Habang nag-iintay po tayo ng inyong ilang mga katanungan, babatiin ko rin ho muna yung ating mga bagong pasok ngayon. Nandiyan si Libet Bacuerpo. Nandiyan si Norman Lopez Francisco. Hello sa inyo. Happy watching. Nandiyan si Geraldine Bernales. Nanunood rin po si Bebelin Barameda. Hello po sa inyo.
Nanonood si Donnie Tekihanon. Hello po sa inyo. Nandyan si Evelyn Roluna. May tanong siya. Good morning po, coach. Ito, simulan na natin. Yung tanong ni Evelyn Roluna. Simulan natin. Basahin natin yung tanong niya. Mga kauno, i-share nyo pa, i-post ninyo. At kung kayo po ay may pagkakataong mag-review ng ating mga video, ng ating mga product demonstration, ng ating product explanation, isingit ko na rin po bago ako sumagot ng tanong. Pwede po kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel kay Jericho Mendoza YouTube channel para po ma-review nyo ang lahat po ng ating mga product topic, kung ano-anong topic po ang mapapanood nyo ron. Sigurado ako na marami kayong matututunan. So sagutin natin to. Good morning po, coach. Ano pong magandang food supplement sa tatay ko? Sabi niya. 82 years old na po siya. Alam mo, Evelyn, ang swerte mo, no? Yung tatay mo, 82 na, nandyan pa, kasama mo pa. Bihira po yung ganyan. Malakas ang katawan niya, no? Masakit po ang tuhod niya, no? At mga daliri sa kamay. Normally, yung ganyang 82 years old, nakakaranas na talaga ng ganyan, no? Nagkakaroon na ng aging effect, no? Meron siyang osteoarthritis doon sa tuhod, osteoarthritis, at meron na siyang arthritis sa kamay, no? Anong maitutulong natin do? Evelyn, bigyan mo siya ng pro-cardio isa sa gabi, tsaka Santeit berries 2 times a day, no? Tsaka crypto-organic, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, 4 sa gabi. Sa tulong ng tatlong produkto na yon, 82 years old siya, 2 times a day na Santeit berries, umaga at hapon, pro-cardio bago matulog, crypto-organic, 4-4-4, subaybayan mo yung father mo, giginhawa pa ang kanyang karamdaman. Makapapansin mo, maiibsan yung pananakit ng tuhod, yung pananakit ng daliri. Bakit? Makakatulog siya ng mahimbing eh, doon sa pro-cardio. Gaganda blood circulation niya, gaganda ang function ng heart niya, maki-cleansing siya. Tapos super antioxidant ang ating Santeit berries. Magandang kombinasyon yon, no? Ang Santeit berries, kaya kita binigyan, may capacity rin siya as pain reliever. Natural pain reliever yon. Kesa uminom siya ng kung ano-anong pain reliever na baka mamaya panggalingan pa ng kung ano-anong klaseng problema. No, I have nothing against about dun sa mga iba't ibang pain reliever. Pero may mga natural kasi. Tandaan ninyo, ang natural na mga pantanggal ng sakit, yan. Yung acai berry, pwede. Yung Santeit berries, pwede yan. Nakakatulong yan. So yung perfect yung kombinasyon na yon, no? 2 times a day na Santeit berries, crypto-organic, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, at 4 sa gabi. Tapos pro-cardio, 1 sa gabi, Evelyn. Mapapansin mo, giginhawa ang pakiramdam ng father mo. Makakatulong yon, no? Sobrang ganda. Tapos lagi mong yung father mo, lagi mo siyang papainumin ng mga natural juice. Maganda sa kanya yung lagi, may calamansi juice. Maganda sa kanya, meron siyang bayabas juice, maganda 'yon, sobrang ganda noon. Yung mga prutas na mataas ang vitamin C, sa umaga lagi mo siyang papakainin ng papaya, ng pinya, ng pakwan, saging na sabayan, magaganda 'yan sa kanya. So mga alternative 'yon, kung ano yung gusto niya. Halimbawa sa umaga, may panahon gusto niya saging, may panahon gusto niya melon, may panahon gusto niya pakwan, ibigay mo. Sa gabi maganda, nagugulay siya. Kung steam na talbos ng kamote, steam na okra, maganda sa father mo yon, no? At iwasan nyo na siyang pakainin ng pagkain niluto sa mantika. Iwasan nyo na yon, hindi na nakakatulong sa kanya, no? Lalo lang sasakit ang daliri at tuhod niya doon. So yun ang sagot ko sa'yo, Evelyn Roluna, no? At naway humaba pa ang buhay ng father mo. Mula kay Evelyn, punta naman tayo dito kay, no? May nagtatanong dito. Ito si Priscilla Palconete. Basahin natin yung tanong ni Priscilla Palconete. Good morning, coach, sabi niya. Ask ko lang po kung anong pwedeng supplement para sa may muscle spasm, no? Sa may upper shoulder, back up to the neck, no? Nakapagpatingin na po siya sa mga espesyalista kaso walang nakikitang improvement. 1.5 months na po siya nag-undergo ng gamot. Maraming salamat po sa pagtugon. Priscilla, makinig kang mabuti. Priscilla Palconete. Normally, pagka ganyang merong muscle spasm dito, yan, pananakit ng balikat, yan, balikat, tugon yan, buong braso hanggang batok, masakit yan. Nararanasan yan pagka mataas ang uric acid sa dugo.
no? Nararanasan 'yan, no, pagka medyo mataas ang uric acid ninyo, no? Nararanasan 'yan pag kulang kayo sa vitamin B complex. Ano ba yung mga vitamin B complex? One, vitamin B1, vitamin B6, and vitamin B12. Ano bang food supplement natin yung mayaman dyan? Mamili ka, no, kung saan ka makakamura. Crypto organic ba or wheatgrass and barley? Piliin mo dun sa dalawa, no? Crypto organic ba or wheatgrass and barley? Kung ano yung available sa'yo. Kapag wheatgrass and barley, dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Kapag crypto organic, 4-4-4. Empty stomach, 30 minutes bago kumain, ipa-take mo. 3 times a day yun. 4-4-4 ang crypto. 2-2-2 ang wheatgrass and barley. So, mamimili ka dun sa dalawa, Priscilla. Tapos, kailangan ng vitamin C. No? Ang vitamin C, dalawa sa umaga, isa sa tanghali, at isa sa gabi. No? Yan, for the meantime, yung dalawa na yan, makakatulong. Kung kaya mo pang lagyan ng Sante 8 berries, isa sa umaga, kung kaya pa, no? Kasi tinitignan din naman natin kung saan tayo makakatipid. Pero alam mo, malaking tulong yung Sante 8 berries na kahit isa lang sa umaga. Tapos 8 to 10 glasses of water a day. Huwag niyong kalilimutan yon. No, importante ho na meron siyang tamang tubig sa katawan. Kasi pagka nagke-cleansing ho tayo ng crypto organic or wheatgrass and barley, may tendensyong tumigas ang dumi, baka mag-constipate. Kailangan ho natin ng tamang tubig. Pansinin mo, magkakaroon ng improvement yan. Mawawala yung muscle spasm, yung pananakit ng braso, balikat, pamamanhid, yung numbness, hanggang batok, yung pananakit nito. Mapapansin mo, Priscilla Palconete, dyan sa products na yan. Sana madagdagan mo pa ng Sante 8, no? Kung kaya, once a day lang yun sa umaga. No? Kung hindi naman, pwede na rin yun. Yung kombinasyon na yung crypto organic, 4 sa umaga, tanghali, gabi, or wheatgrass and barley 222. So mamimili ka lang, no? Pwede kang pumili kasi maganda ang vitamin B complex noon. Yung 1612 plus Ultima C 211. Sana nakuha ni Priscilla Palconete ang sagot ko sa inyo, no? At kung nakuha niyo, i-type niyo lang po kung nakuha niyo yung sagot, no? Mula kay Priscilla Palconete, no? Punta naman ho tayo dito kay Andrade Kirsten, no? Andrade Kirsten. Ganda ng pangalan niya, Kirsten. Hi coach, good morning. Ano po yung supplement para sa batang 7 years old na kagagaling lang ng ospital na nagkaroon ng bacterial infection sa kidney? 7 years old, no? Makinig kang mabuti. Unang-una, kung kagagaling lang ninyo sa ospital, tapusin niyo ho yung kanyang medication. Sigurado ko mayroong medication na ibinigay sa kanya ang kanyang doktor para sa bacterial infection sa kanyang kidneys, no? Ngayon, ang maitutulong ho natin diyan sa bata na 'yan, una, kailangan niyo ho ng virgin coconut oil. Bakit? Ang virgin coconut oil is antiviral and antibacterial, no? May properties ho siya na ganoon. Pwede ho ang bata na 'yan twice hanggang tatlong beses araw-araw. Pwede ho nating ipa-take sa kanya 'yon, nakakatulong 'yon. In fact, very natural ang ating virgin coconut oil, no? 3 times a day, pwede ho yun, no? Any time of the day, 3 times, basta 3 times, no? Bago kumain or after kumain, no? Tapos bigyan nyo ho ng crypto organic 3 beses araw-araw, no? 3 beses lang, isa-isa-isa. No? Isa-isa-isa na crypto organic, no? Yun ho, pwede ho makatulong sa kanya yun, yung combination na yun, no? Virgin coconut oil and crypto organic. Sobrang laking bagay po nito para po maging maayos ang kanyang bacterial infection, maibsan na ho ng todo. Pero again, huwag niyo hong ititigil yung kanyang medication, no? Malaking tulong ho yung combine yung ating food supplement plus yung medication po dun sa bata. Mapapansin niyo, mabilis ho ang kanyang recovery. Iwasan ho sana. Iwasan ho sana yung ano, yung soft drinks. Huwag niyo na hong painumin ng soft drinks o kung anong acidic drink. Iwasan niyo ho yung prito, no? Marahil yung bata ngayon dahil po sa breading ng manok, breading ng pork chop, breading ng mga breading, ginagamit hong breading sa prito, no? Lalo na ho yung ginagamit sa fast food ng mga breading, nakakasira ho ng kidneys. Kasi mataas ang betchin, mataas ang asin, sobrang taas ng alat. Iwasan ho natin, turuan ho natin ang mga bata na kumain ng prutas at gulay para po hindi basta-basta nasisira ang bato. Nagsisimula ho yan sa infection, eh. Lalo na pagkulang sa tubig. Siguraduhin niyo po na nagtutubig siya, yung 7 years old na yan. Make sure madalas po siyang nagte-take ng water, no? Para po mag-ihi, no? Para po matulungan natin na mahugasan ang kanyang kidneys. Yan po ang aking
masasabi sa inyo, mga kababayan? Andrade Karistin, sana nadinig mo yung sagot ko sa iyo. Mula kay Andrade, punta naman tayo dito kay... Eto, may update si Maria Rowena Villegas Dienso. Sabi niya, thank you Coach Jericho, napakalaking tulong para sa mga bagong clients namin. Salamat po, no, Maria Rowena Villegas Dienso, sa pagpapatuloy mo ng iyong adhikain. Alam mo, itong si Maria Rowena Villegas Dienso, kapartner ho natin ito, isa ho ito sa top leader ho natin dito sa UNO, na meron ho siyang mga adhikain na ikalat ang magandang balita ng produkto ng UNO dyan sa Nueva Ecija. No, ingat kayo, stay safe, no? At lagi tayong mag-take ng produkto. Marami kayong kinakausap, importante na manatili kayong malusog, nila-apply ng Diyos, no? Para mas marami pa kayong matulungan. May the good Lord keep you always, Maria Rowena Villegas Dienso. Salamat sa sa update, no? Thank you so much at marami tayong natutulungan. Mula kay Maria Rowena, punta tayo dito kay eto si Emmy Leal. Emmy Leal, sana tama ang pagkabanggit ko ng pangalan mo, Emmy. No, napansin ko marami ho tayong mga bagong viewers ngayon, kagaya ito si Emmy Leal. Sabi niya, "Good morning po. Sir Jericho, ask ko lang po, anong magandang supplement para sa aking anak? May skin allergy, tigdas hangin daw." Ganito, yung tigdas hindi ginagamot 'yan. Pahinga, ipahinga mo yung anak mo. Pakainin mo ng prutas, yung matutubig na prutas. Yan, pakwan, pinya, papaya, melon, bayabas, tapos sapat na pahinga, no? Bibigyan mo siya tubig, hayaan mo siyang mag-ihi para yung temperature ng katawan niya hindi masyadong umiinit, no? Tigdas hangin, normal yan tigdas sa bata, hindi ginagamot yan. Pinapakain lang ho natin yan ng masusustansyang pagkain. Pwede nating pakainin ng lugaw, na magtimpla kayo ng sopas na masarap, no? Chicken sopas, pwede yon, yung laman, tanggalin niyo yung balat, no? Pakainin niyo lang po ng maayos yung bata, no? Tapos, yun, pakainin ng prutas. Makikita niyo, isang linggo lang yan, magsasubside yan. At ang payo ko dito sa bata na to, para at least mas makumpleto ang nutrisyon niya, bigyan mo ng vitamin C 2 beses maghapon. Isama mo sa tubig, halo mo sa tubig na iniinom niya, 2 beses maghapon. Tapos Crypto Organic, 3 beses maghapon, 3 times a day. Makikita mo, no? 3-4 na araw, magsasubside ang kanyang lagnat, giginhawa siya, unti-unting mawawala na yung tigdas hangin. Pero normal ho sa bata yan. Mas mabuti nga yan, bata lang siyang nagkaroon. Pag nagkaroon ka ng medyo may edad na, masakit na sa mga buto-buto, no? Basta alagaan nyo lang ho, hindi ho siya dapat tumataas ang lagnat. Kasi pag tumaas ng tumaas, nag-39 ng lagnat, baka magkumbulusyon. Ang paraan ho dyan, unang-una, lagi nyo ho pupunasan, painumin nyo ho ng tubig, pakainin ng prutas, yung makakatas na prutas. And then ultimacy, 2 times a day. Tapos yung ho, ano, yung Crypto Organic, 3 beses maghapon. Ang Crypto Organic, kumpletong gulay kasi yun eh. Sa bata, vitamin B complex and thiamine, maganda yun sa bone development. No, multivitamins po siya, may calcium, magnesium, iron, no, napakaganda nun sa mga bata. At syempre vitamin C, no? Importante ho ang vitamin C. Ito ho yung kailangan natin sa katawan lalo na pag meron ho tayo mga ganyan, may tigdas, bulutong, importante ho ang vitamin C sa tao. Yan ang sagot ko sa iyo, Emily Al, no? Huwag kang mag-alala at mabiging mabilis ang recovery ng anak mo. So, yon ang sagot ko sa inyo, no? Mula ho dito kay Emily Al, no? Puntahan naman natin to si Mary Joy Rillon. Ayan, bago to, no? Iram Editam. Panuurin mo para may idea ka po sa mga products natin. So, nakita mo, Iram, ha? Madood ka. Alam mo, Iram, mabuti kung gusto mo talagang matuto. Bigyan mo ng time. Pag wala kang ginagawa, halimbawa, bago ka matulog, no? Panuurin mo yung lahat ng videos ko sa Jericho Mendoza YouTube channel. Marami kayong matututunan, no? Siguro sa isang gabi, makiisang video ka, gabi-gabi, eh mahigit ho 100 video yung na-post ko na, eh pag naisa-isa mo ho yun, kasa gabi, bigyan nyo ho ng time, no? Kung meron kayong 30 minutes, malaking bagay na ho yun, malalaman't maiintindihan nyo yung purpose and function ng lahat ng ating mga produkto. Makikita nyo ho yan, magkakaroon kayo ng pagkakataong makatulong sa mga tao kasi nagkaroon kayo ng tamang informasyon. Kesa kung ano-ano ho pinapanood ninyo sa gabi, mas mabuti manood kayo doon sa Jericho Mendoza YouTube channel
ng mga product information, health information, life information, at marami pa hudong mga video na pwede kayong matawa, no? Eh syempre kailangan nating natatawa din because ang malusog na puso nanggagaling yan sa kasiyahan o yung positive emotion. Sabi nga, cheerful heart is the best medicine. Isa ho yan, tandaan nyo. Cheerful heart is one of the best medicine. So yun, no? Sana nakakatulong ho ako sa inyo, no? Eto, Lolita Talion. Lolita Talion. Sana tama yung pagkakabigkas ko ng pangalan mo, Lolita. Pwede po ba ang pit right sa nagpapa-breastfeed? Ganito, kung nagpa-breastfeed, huwag munang mag-pit right. Baka humina ang gatas, no? Kasi fat burner ho ang pit right, eh. Baka humina ang gatas niya. Pagka ho nagpapa-breastfeeding, mas maganda ang crypto-organic para malakas ang gatas. Tandaan niyo, pag nagpa-breastfeed kayo, nagpapa-daddy ho kayo ng anak, pakuluan niyo ho yung dahon ng malunggay sa isang araw. Pakuluan niyo. No, pag kumulo na, isang kulo lang, no, hayaan niyo lang siyang lumamig. Inumin niyo 'yon. 'Yon, malakas magpalakas ng gatas 'yon. Tapos mag-crypto organic ho kayo, apat sa umaga, apat sa tanghali, apat sa gabi. Lalakas ho ang inyong gatas sa napakaganda hong benepisyo doon sa sanggol. Huwag muna ho kayo mag-pitrite, baka humina ang gatas ninyo kasi fat burner ho siya. Yan ang sagot ko po doon sa ating mga nagpapadede na gusto munang magpapayat. Tandaan ninyo, pag nagpipitrite kayo, nakakatulong din to para mag-lose kayo ng weight, hindi kayo tataba. No? For the meantime, habang kayo po ay nagpapa-breastfeed, importante po na huwag muna pitrite. No? Huwag muna ho. Crypto-organic muna. And then right after, siguro ninyo magpa-breastfeed, tsaka kayo mag-pitrite. Sabayan mo pa ng NutriPub, 2 piraso bago matulog. Yun ang magagandang mga timing. But for the meantime, habang kayo po ay nagbe-breastfeed, huwag muna pitrite, crypto-organic. Lolita, sana nakuha mo, no? At sundin nyo para sa kapakanan po ng sanggol na dumededi sa nanay. So yan ang sagot ko po sa inyo, mga kababayan, no? At pumunta naman tayo dito kay Melchor Baltasar. Si Melchor, may tanong. Coach Jericho, tanong ko lang po, para saan yung grape seed at yung Sante 8 berries, no? Unang-una ang grape seed, no, 3 times every day ang take niyan. Maganda yan, bioflavonoids, anti-cancer po siya. At the same time tumutulong ho ito for blood circulation, na i-strengthenin din ho ang puso, no? Yan ang purpose ng grape seed, no? Meron ho siyang kakayahan para pagandahin ang daloy ng dugo sa ating katawan at pagandahin ang function ng puso. 3 times a day, nakakatulong yan para maging maganda ang inyong cardiovascular. The same time, circulation ng dugo at tumutulong ho ito para alisin yung mga preservative na kakain natin galing sa pagkain. 3 beses maghapon, yun ang take ng grape seed. Ang Sante 8 berries naman is a super antioxidant. Tandaan nyo, pakilagay nga sa screen yung ating Sante 8 berries. Ang Sante 8 berries is maganda to sa kidney function, maganda yan sa mga may UTI, maganda yan sa kidney infection, maganda yan sa mga lalaki na mayroong prostate problem, sa mga kababaihan na may urinary tract infection, maganda ho ito sa ating balat. Maganda rin ho itong pampalinaw ng mata. No, yan ho ang purpose ng ating Sante 8 berries. 1 beses po maghapon, ang ganda niyan. Nakakaiwas ho kayo sa psoriasis. Hindi kayo basta-basta magkakaroon ng matitinding allergy or psoriasis. Ang psoriasis ho kasi sakit sa balat yun. Isang tulong ho dyan para hindi kayo magkakasoriasis ang Sante 8 berries. Maganda to sa mga pwedeng maging infection. Infection sa pag-ihi, infection sa bato. No? Nakakatulong yan. Tumutulong yan para luminaw ang mata. Tumutulong yan para yung mata ninyo, yung eye health, no, ay maging maganda. Hindi kayo basta-basta magkakaroon ng glaucoma or katarata. Ang ganda pala ng Sante 8 berries, mga kababayan, no? Malaki pala ang naitutulong nito. Eye health at napapababa niya ho yung risk ng magkaroon kayo ng diabetes. Mga kauno, no? Nalo-lower ang risk ng pagkakaroon ng diabetes. Sana po, Melchor Baltasar, nakuha niyo ang aking sagot, no? Mula ho kay Melchor Baltasar, pumunta naman ho tayo dito kay Marilyn Policarpio. Yan. Coach Jericho, anong pwede kong ibigay na food supplement para po sa na-bypass o na heart surgery na?
O medyo masela nitong tanong mo na to, Marlene Policarpio, na bypass na heart surgery. Normally yung ganyang mga na bypass operation and heart surgery, meron niyang full medication. Importante na meron siyang full medication, no? Kasi na bypass, ano yan eh, major operation yan eh, no? Major yan, magastos yan. Napakamahal po ng bypass operation, mga kaibigan. Sabihin, pinutol yung kanyang ugat sa puso, pinagdugtong, tinanggal yung may bara, no? E million ho ang gastos dyan. Ngayon, may gamot yan, Marlene, no? May gamot yan. Tuloy-tuloy niyo yung gamot, Marlene Policarpio. Tuloy niyo yun. Huwag niyong ititigil yun. Importante yun. Napakahalaga nun, no? Ngayon, ano ba ang supplement na pwede nating ibigay? Sa ngayon, gusto ko muna sanang makahingi ng kanyang latest na tinatawag nating laboratory test. Baka pwede mo akong bigyan, Marilyn. Pwede mong isend dito sa Jericho Mendoza Health Guide. I-message mo ako, no, para lang makita natin gaano ba ang kanyang triglyceride and cholesterol, gaano na ba siya katagal na bypass. Medyo major operation kasi ito eh. Baka magkamali tayo. Ayokong magkamali eh. Baka mamaya wala namang side effect, walang overdose, walang underdose ang mga produkto natin. Kaya lang baka mamaya makaramdam siya ng tinatawag nating healing process. Ang products kasi natin may healing process. Ibig sabihin ng healing process, halimbawa uminom ka ng tinatawag natin na Nutripub. Halimbawa lang ano, ang healing process niya magtatai ka. Halimbawa, uminom siya ng crypto-organic, minsan nagkakaroon ng aches and pain, masasakit yung mga kasukasuan dahil nag-a-adjust ang katawan. Eh normally kasi yung mga ganito, pag may kinalaman sa puso, di ba, binibigay natin pro-cardio, pero huwag ka munang magbigay. No? Tignan muna natin, ha? Tignan muna natin, Marilyn Policarpio. Sana maintindihan mo ako, ayaw nating ilagay ka sa alanganin at ayaw nating mag-advise basta-basta pagka ganitong mga major operation na. Baka mamaya ka o-opera lang, eh magkaroon ng healing process, baka mamaya eh sisihin ka pa kung anong pwede mangyari sa kanya. So kailangan natin lumagay tayo sa ayos, no? Ayusin natin, makipag-cooperate tayo, makipag-communicate tayo ng ayos. Kailangan meron tayong record para hindi tayo nagkakamali. Sana naintindihan niyo po ang kalagayan ko, mga kababayan. Kaya nga po kung minsan may mga tanong ho sa online, may mga tanong ho sa akin ng mga personal message, hindi ko ho basta-basta nare-replyan. Why? Ina-analyze ko pong mabuti. Kung ano ba yung magandang reply. Kasi ang gusto ho natin, makatulong. Ayaw ho natin makapinsala. No? Bagaman ang supplement po ay meron ho itong talagang magandang epekto sa katawan. Pero, meron ho tayong tinatawag na healing process o yung adjustment period. E pagka kasi mga major operation, baka magkaroon ng adjustment period kahit mild lang, hindi kayanin, eh baka mamaya akala nila nakasama pa yung food supplement sa kanya. I hope you understand my point. Marilyn Policarpio. If you want me to help you, tulungan mo rin ako. Bigyan mo ako ng ano, ng kahit yung latest laboratory test, no, tignan natin kung ano ba ang pwede nating maitulong. I-send mo doon sa Jericho Mendoza Health Guide, no, para makikita ko naman yun kasi nagbabasa naman ako ng mga tanong doon sa Jericho Mendoza Health Guide eh. Doon sa Facebook page ko. Humihingi lang po ako ng kaunting paumanhin sa mga tao po na medyo late ako nakaka-response kasi nga, ang dami hong tanong. Pangalawa, ina-analyze ko pong mabuti yung question. Tinitignan ko pong mabuti kung may mga sinend ho kayo ng mga laboratory test. Meron naman ho tayong kaunting kaalaman para i-analyze yan. Para makapagbigay po ako ng tamang mga diet program. Hindi naman ho ako nagbibigay ng gamot eh. Hindi ho ako nagre-recommenda ng gamot. Hindi ho ako nagre-recommenda ng chemical. Ang nire-recommenda ko ho, tamang diet plan. Libre na nga po yun. Wala ho kayong aalalahanin dun. Kaya lang, akin pong hinihingi ng paumanhin kung minsan late ang response ko. No? Wala naman hong epekto yun kung late o nauna eh. Kasi pagkain ho siya eh. Wala naman hong masyadong ano yun. Walang damage sa atin yon. Yun po ang aking gustong maintindihan ninyo. So yon, mula kay Marlene Policarpio, puntahan ho naman natin to si Dea Angkahan, no? Good morning, app. Open po ba ang Macau branch ng Uno? Gusto ko pong bumili ng Ultimacy. Nandito po sa Macau. Mag-coordinate ka kay Sir Paul Chung, no?
coordinate kayo. Alam ko regarding sa product coordination diyan sa Uno Hong Kong and Macau, lahat ng products kasi nanggagaling sa Hong Kong, no? Coordinate ka doon sa ating UBC owner, si Mr. Paul Chung sa kanyang Facebook, no? Para malaman mo kung paano nagkakaroon ng product coordination diyan, no, sa Macau, no? Para alam ko kasi galing ng Hong Kong yung products from Macau. Eh meron kasi ngayong ano eh, 'di ba? Meron ngayong COVID-19, no? Yung regarding sa pagta-travel, hindi ko alam kung ano yung status diyan sa Hong Kong and Macau. Pero meron tayong products diyan, meron. Kaya lang you have to coordinate with Sir Paul Chung or Miss Leslie Chung. O kahit ka ngayon ng leader dyan from Hong Kong, pwede ka mag-coordinate. So yon. Mula ho tayo dito kay Hong Kong, sa Macau. Ito, last one. Dahil mahigit na pong alas 4. Si Joe Ems Ayupan. No? Good morning, Coach Jericho. Sabi niya, ano pong supplement pwedeng ibigay sa bata na 3 years old? Di nawawala ang ubo. No? Ang akin, pagkaganyan tatlong taon pa lang, no? Tapos hindi nawawala ng ubo, bigyan mo once a day na virgin coconut oil. Yung virgin coconut oil, capsule na malaki yun, hindi niya kayang lulunin. Gupitin mo yung capsule. Tapos yung laman, pwede mong ilagay sa gatas niya o kaya pigain mo sa bibig niya. No? Makakatulong yon para mawala yung kanyang plema. Tapos yung ultimacy, no? Halo mo sa daddy niya doon sa tubig. Di ba meron siyang tubig nasa feeding bottle niya, kahit mga 4 to 6 ounces na tubig, halo mo isang ultima. No? Ipapadede mo sa kanya yon. Kung hindi niya mauubos, huwag mong patatagalin ng 2 oras. Yon, makakatulong yon para mawala yung plema ng bata. Makakatulong siya para guminhawa yung pakiramdam ng bata. No? Pero kung dadalhin mo siya sa pediatrician, mas mabuti. No? Kasi 3 years old siya eh. May mga mild naman na mga medication niyang 3 years old. Hindi naman mahirap alisin yung sipon ng isang bata, no? Lalo sa panahon ngayon, nakakatakot kasi pagka sinisipon, inuubo ka, kagaya niyan, laging di nawawala daw ang ubo, eh baka kailangan natin patignan sa pediatrician. Mas mabuti 'yon, mapatignan niyo sa kanyang pedya, no? Alam ko medyo natatakot kayo siguro pumunta sa mga ospital kasi sa ngayon puno ang ospital. Kung hindi niyo madadala sa ospital, no? Yan, papainumin niyo siya ng ultima, lagay mo sa tubig, tsaka virgin coconut oil, tigisa lang maghapon, malaking bagay 'yon. No? Nakakatulong 'yon. Ang virgin coconut oil naman safe 'o 'yan kahit kanino eh. Napaka-safe 'o niya, napaka-natural niyan. Ang ultimacy naman, again, tumutulong yan sa mga ganyan. 3 years old siya, pwede na diyan ihahalo mo sa tubig, makakatulong siya. So 'yon. At kung kaya mo, sana madala sa pedya para mas matulungan pa. So yun, yun ang aking mga sagot sa katanungan, mga kababayan, no? Sana po ay nag-enjoy kayo ngayong uli, ngayong alas 3 hanggang mahigit ng alas 4. Sana po ay marami tayo ulit na tugunan ng mga suliranin. Mga ilang katanungan na atin pong sinasagot sa abot po ng ating makakaya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyong pagtitiwala, no? Muli, no? Ako po ang inyong lingkod, ang inyong nutritionist at life coach. Sana po ay magpatuloy kayo sa pakikinig, mag-iingat po kayo. No, may awa ang Diyos, matatapos din po itong nangyayari sa buong mundo na to. May awa ang Diyos. Muli, ako si Jericho Mendoza. God bless you all. To God be the glory.